Opo, sir. Okay, sige. Start tayo. So, sa lightings, ang pinapagawa ko is kailangan yung kailangan yung bilangin yung quantities ng ano ng ilaw natin. So, ng devices natin sa lighting. So, kung may device tayo sa lightings, yun yung mga ilaw, yung mga switches, at yung iba pa makikita natin dito sa plano, no. So, yun yung kailangan natin i-quantify. So, sa pag-quantify naman, madali naman, madali lang siya. So, gaya na sinabi ko kanina, para ka lang kayo nagbibilang lang din kahit hindi nyo natandaan, basta tuloy-tuloy nyo lang ilagay siya. Gets? Sige, start tayo para maumpisa na natin. So, dito ako sa count. So, kasi gagawin natin is magbibilang tayo ng ano, magbibilang tayo ng ilaw. So, kung ano nakita natin na ang tawag dito, the description, designation dun sa ilaw na yon, yun isulat natin. Halimbawa natin is F1A. Sige, F1A muna. So, F1A natin. So, F1A natin. Start tayo. So, okay tayo. So, kung may ito mga F1A na to, ito. Yan. So, kung mapapansin yung ilaw natin is alternate. So, ganyan lang siya magbilang kahit hindi niyo na tatandaan. Madali na lang mag-quantify gamit yung Planswift na to. So, ito yung F1A natin. Ayan. So, F1A natin, ito yung quantity niya. So, pwede natin sabihin na to. I-edit pwede natin to. Right-click natin. Edit natin. Properties. Edit natin. Bukod sa type siya ng ilaw, kung anong designation niya, pwede natin lagyan siya ng kung anong home run siya. So, kung anong panel board siya pupunta. So, pwede natin ilagay na PB.3AD. Tapos, circuit number 1. So, okay. So, yun. Bali, nandito na siya nakalagay. Kung ilan yung quantity ng F1A natin sa PB3AD. So, F1 natin, ito yung ilaw natin. No? Ilaw natin to. Type siya ng ilaw F1. Then, designation pala siya ng ilaw. Designate siya ng F1. Then, itong letter A na to, yung subscript na letter A, ito yung switching. So, ibig sabihin, sa PB3AD natin na home run na nakalagay siya sa ano sa circuit number 1, so sa circuit number bali ito is panel number, so panel niya is PB3AD tapos circuit number 1 tapos yung ilaw niya na may description na F1 na may subscript na A and B lang naman, so ibig sabihin niya nakatugang yung ilaw natin sa PB3AD. So yun yung ibig sabihin lang ng A tsaka B. So, magkaiba ng switching yung A tsaka B. So, one gang for A and one gang for B. Nakasunod ba lahat? Nakasunod? Nakasunod? Okay ba? Nakasunod lahat? Para ano? Para pag clinic na yung mga lahat ng F1A, sir, ano? I-enter lang yun, sir? O hindi na? Parang continuous lang? F1A, depende kasi po pwede natin siya i-continuous, no? So, halimbawa, sample ako isa. Ito, continue with ako. Tapos may lalabas kasi na F1A A dito, nakita nyo? F1A PB3AD. Slash 1. So, pwede natin continue. Kung may nakalimutan kayong bilangin dun sa F1A sa PB3AD circuit number 1. Parang pwede siya balikan? Yes, pwede natin siyang balikan. Bali, continue with lang tayo tapos right click. Halimbawa, may hindi tayo nabilang na 3AD. Okay, gets? Gets na ba lahat?
Nuggets. O mabilis, mabagal. Bilisan ko pa ganyan. Babagalan ko. Para ano, para maano ko. Matansya ko rin yung ano, yung bilis tsaka ng bagal ng ano ko, ng pagturo. Sakto lang naman, sir. Okay lang. Sige, continue tayo. So, ang susunod natin, i-quantify natin yung B naman. So, panibagong ano na lang tayo, panibagong count na lang tayo. So, name natin dito, F1. F1 pa rin. F1. Tapos, B naman siya. B. Tapos, PB. Dot 3AB. 3AB. Circuit number 1 pa rin. So, sa ano pala, sa shape pala, po pwede ka rin magbago, no? Hindi lahat circle. Kung gusto niyo yung baguhin yung ano, dito kayo, dito lang kayo pupunta. Pwede kayong mag-square, pwede kayong plus, pwede kayong triangle, pwede kayong diamond. So, nasa inyo yun kung anong gagamitin nyo. Kasi kapag ka sobrang dami na yan, ang hirap din i-kilalanin kung ano-ano yan. So, nasa inyo yan kung paano mapapadali yung ano nyo, yung pag-estimate. So, sa kulay din, hindi naman lahat kulay red. So, may marami tayong kulay para mas madali rin natin ma-distinguish kung ano doon yung natin, yung ilaw natin, yung F1 natin. So, nasa ating yun kung paano natin papadali yung pag-estimate natin. So, pwede nyo palitan ng kulay. Then yung fill type, pwede rin naman. So, kung ayaw ng solid, hatch pattern, so texture, pwede rin. So, nasa atin din yun. So, kung okay na yung name natin sa designation natin sa PB3AD, dash 1, F1B na tayo, okay lang natin. O start na tayo. So, ito. So, automatic na rin nagbibilang yan sa, kung makikita nyo malapit sa cursor natin. So, bali nakaka-anim na tayo na PB, na F1 sub, subscription niya, na letter B. So, yan, may 8 na tayo nakuha. So, kung okay na yun, okay na. So, bali may ano lang natin, escape lang. So, nag-count na yun dito sa baba. So, F1B, PB.3AD slash 1. So, ganun lang kadali. Magbilang ng ano, ng ilaw. So, sa wires naman, wala namang problema sa wires. Diba? Kung, halimbawa, kung sa susunod ng mga papagawa ko sa inyo sa wires, wala rin problema. Dito lang tayo sa linear naman. So, linear tayo. Lagay natin PB caps lock. PB3AD slash 1. So, lagay natin ito is wires para malaman natin na yung length na yun is for wires. So, okay natin. Okay lang natin. So, kung mapapansin mo yung takbo ng ano natin, ng circuit natin is from here to here. Kasi ito, baling parang naglalaro lang tayo, nagtitrace lang tayo ng ano, ng lines pupunta rito. So, yan yung PB3AD nyo. So, kung mapapansin nyo, 3AD natin is hanggang dyan lang. Pero kung malalaman mo kung saan yung location ng PB3AD na to, so pwede mo siya erecta ron. So, dali mo siya rito sa electrical room. Halimbawa, sa electrical room siya tumakbo. So, daan natin ang hallway. Takbo natin ang electrical room. Ang electrical room ko nandito sa likod ng elevator. So, pwede natin siya takbo rito sa electrical room. Ayan. Dito siya sa electrical room. So, ganun lang yun kadali. Ganun lang kadali ang ating ang magsukat ng wires. So, ibig sabihin may linear meter na tayo ng wires. So, yun. Depende naman sa atin kung gano'ng kahaba yung ipapasobra natin. Pero normally kapag ako nag-e-estimate, no? Pag ako nag-e-estimate, dito muna is 0-0 muna ako kasi pagdating ko naman sa Excel, doon naman ako naglalagay na ng mga margin ko. So doon ako naglalagay ng pasobra para sa mga wastage, sa ganun. So may linear meter na tayo. So gagawin natin, i-times lang natin to kung ilan man yung kailangan natin ng wire. So normally sa ganito,
kung ano siya, kung tugang siya, no? Kung tugang siya, may tatakbo ka na isang hat sa switch. So, tapos, yung return mo, tatakbo ka na ng dalawa kasi tugang ka, tapos isang ground mo. Ganun siguro. So, yung mga ganyan naman, matututunan naman natin yun, no? Sa pagdating sa site. So, sa ngayon, sa estimate lang muna ibibigay ko sa inyo kasi medyo mahirap magturo kung ano eh, kung gamit ko is computer lang, wala tayo mismo dun sa site. So kung magkakaroon kayo ng ano, pagkakataon sa susunod, sa kung gusto nyo OJT ulit, hindi naman siguro, no. Yun, kung ano, kung gusto nyo magpaturo din sa site, wala namang problema. Mas maganda, mas madaling magturo kasi sa site kesa dito sa ano, sa online. So sobrang ano, sobrang hirap magturo sa online. Kaya ano, kaya pinipilit kong ano, ipakita sa inyo kung ano, yung nandun mismo sa site based dito sa mga drawings na to. So, yun na, nabilang na natin yung ilaw. Wala na tayong problema dun. So, continue lang din natin yun para makuha natin yung ibang mga ilaw dito sa mga hallways. Yun. Yun lang. Yun lang, ano, yun lang yung kukunin natin sa group 2 na gagawin ng group 2. So, napakadali lang yan. So, kung mapapansin nyo, yung loob ng unit, walang ilaw, di ba? Pansin nyo ba? Ilaw siya, yun isa lang. Ito kasi, ano to eh, hotel unit. So, ito, condo unit siya. So, ito isang unit niya. So, wala siyang ilaw, no? Kita nyo ba? Ang inilawan niya is para sa, ano lang yan eh, sa balcony and hallways. Ito yung hallways natin. So, yan. Ayan, puro balcony and hallways lang yung inilawan niya. So, ang ilaw natin yan, nandito sa baba. So, halimbawa, ito yung nakashade. 1, 2, 3, 3 units yung nakashade. Sundan lang natin yung arrow. Ito yung ilaw niya. So, ang ilaw niya, ito, sa unang unit, ito. Then, ito yung balaw na pangatlo. So, ilaw niya, ito. Ito, yun. Mga ilaw niya. So, nakalagay naman doon kung anong kind siya ng ilaw. May ano naman yan, may mga nakalagay naman sa ano, sa description. Tapos nakalagay din kung anong panel board siya tatakbo. So panel ito, kung dito na mapapansin niyo is panel board 346, tapos siya git number 2 siya. So ito yung ano niya. Ito pang ibig sabihin pangalawang breaker siya tatakbo. Circuit breaker number ito. So, nakasunod lahat. Sino sa group 2? May tanong pa sa group 2. Tanong sa group 2. Kahit hindi sa group 2 siguro kung may tanong. Pero mas maganda galing muna sa group 2 kasi sa kanilang ano to eh. Sa kanilang task. From group 2. May tanong. Okay naman lahat. Sino sa group 2? Group 2? Wala na po, sir. Mag-chat okay na lang po kami sa Viber kung may question. Thank you po. Sige.